Kamusta mga ka-30? So, in this video, tuturuan kita kung ano-ano mga chine-check during monthly inspection sa lifeboat. So, bago ang lahat, please click the like button, click the share button, and subscribe to my channel. And also, click the notification bell para kung may mga bago akong upload na video, is ma-notify ka agad. So guys, so wala nang paligoy-ligoy pa, check this video out! What's up guys? So ngayon is magme-maintenance tayo ng lifeboat or monthly inspection ng lifeboat. So tara, samahan nyo kung ano yung mga chine-check sa pagma-monthly inspection ng lifeboat. Ngayon guys, nandito na tayo sa labas ng lifeboat, sa pintuan mismo. So bago ang lahat guys, kailangan natin i-ventilate muna. So nakikita nyo yan, ventilate first before entry. So tara, i-ventilate muna natin. So ngayon guys is binuksan ko na yung pintuan ng lifeboat. So kailangan mga 5 to 10 minutes is i-ventilate muna natin siya para yung fresh air is pumasok bago tayo pumasok sa loob. A few moments later. At ngayon nasa loob na tayo ng lifeboat. Sa monthly inspection ng lifeboat, ang unang dapat i-check is yung mga list of equipments niya. So dapat as per LSA code siya 4.4.8. So ito, yung nakikita nyo ngayon, yan yung inventory ko ng mga gamit sa lifeboat. So kung gusto nyo i-double check yung compliant kayo, i-check nyo yung LSA code na yun. So dapat lahat ng mga items doon is meron kayo dito sa loob ng lifeboat. Guys, sa pag-check ng mga equipments ng lifeboat is kailangan yung mga may expiry date is kailangan valid pa siya. So yun yung dapat una mong i-check. Lalo na yung pyrotechnics, lifeboat ration, water, ayan, first aid kit at yung anti-seasickness pill. So yung mga bagay na yun is may expiration date. So as much as possible, every time na sumasampa ka ng barko is i-double check mo kung within expiry date pa siya. Kasi kung expired na, patay tayo dyan. So tara, i-check natin. Guys, kung nakikita nyo, ito yung pyrotechnics natin. So sa lifeboat, kailangan requirements is kailangan may 6 ka na hand flare, 4 na parachute flare, at 2 smoke signal dito sa loob ng lifeboat, ang mga pyrotechnics. So ito guys, ito yung tinatawag na rocket parachute flare. So kailangan meron tayong 4 niyan. So bilangin natin. 1 2 3 4. So 4 siya. Then next is itong hand flare. So kailangan 6 siya. So kung mapapansin niyo, 6 siya, 'di ba? Yan. 1 2 3 4 5 6. So last thing sa pyrotechnics is yung itong smoke signal. So kailangan may 2 siya. So tara, 1 tapos yun, 2. So sa expiry niya makikita mo, ayan, November 2023 pa siya. So valid pa siya. So ganun rin sa ibang items, kailangan i-check mo yung expiry date nila and kung ilang compliant dapat siya, kung ilang pieces. Guys, ito naman yung tinatawag na food ration or pagkain dito sa lifeboat. In case na magkaroon ng emergency, ito yung kakainin nyo dito sa loob ng lifeboat. So, ang expiry date niya is October 10, 2021 pa. So, valid pa siya. Guys, next thing, itong fresh water. So, ito naman ay tubig na nakapak. So, kailangan rin natin check yung validity niya. So, 2023 pa siya. So, okay pa siya. Ang next mo naman natitignan is yung first aid kit. So, ang expiry niya is October 2021 pa. So, okay pa siya. So, itong first aid kit na ito is may expiration. So, ayun, kailangan mo rin na monitor yan. Ting na may expiration dito, itong anti-seasickness pill. So, March 2025 pa siya. So, okay pa siya. Kailangan mo i-check yan. Yun guys, yung mga chine-check pa natin dito sa loob ng lifeboat is yung mga seating arrangement niya. So yan, kung mapapansin nyo, magkabilaan yan, magkatabi.
So guys, sa seating arrangement, meron yan mga designated number. So yung mga number na yan, kung napapansin nyo, is yan is as per sa crew list natin and sa lifeboat seating arrangement. So yun, dapat mo i-check yan na may marking siya ng mga number. And also, kailangan yung seat belt is in good condition pa siya. So kung hindi na maganda yung seat belt, may damage na, so palitan na natin. So ngayon is okay pa naman siya. In good condition pa siya. So and also, dapat yung katabi niyang seat belt is magkaiba sila ng kulay. So dapat yung green, ito red. So kung mapapansin niyo, magkaiba sila, 'di ba? So ganun dapat ang seat belt. So and also, kailangan may headrest. Kung ano mapapansin niyo, ito may headrest siya, 'di ba? So kailangan may headrest siya kasi compliant siya sa PSC. And also, dapat naka-attach siya mismo sa upuan, yung headrest na yan. Naka-digit or naka-fix. Kasi minsan, kine-check yan ng PSC. Sa ring dapat mong i-check is yung mga canopy lights and searchlight niya. Dapat umiilaw siya. So tara, i-check natin. So yun, kung napapansin nyo, is naka-on na yung battery niya. So tara, i-switch on natin yung mga ilaw. Searchlight. So naka-switch on yung searchlight, nav lights, tsaka yung canopy light. So tara, i-check, double check natin kung umilaw talaga. So guys, confirm umilaw siya. So okay yung canopy lights natin. Ayan din guys, so okay rin. So yan guys, confirm umilaw rin siya. So yan, yung searchlight natin. So operational din siya. So okay siya lahat, okay ang mga ilaw natin. Guys, yun yung mga bagay na yun is chine-check rin ng ano, tuwing may inspection, lalo na vetting, fire, CBI, and PSC. Also, sa mga internal audits, kailangan kine-check rin nila yan. So, tuwing monthly inspection mo is kailangan mo rin double check kung gumagana pa yung mga ilaw. So guys, ang kine-check pa is yung lifeboat air bottle. So, sa Freefall lifeboat, merong lifeboat air bottle kami dito. Kasi nga, nasa chemical tanker kami. So, requirements yun sa bawat chemical tankers na yung mga lifeboat nila is may kailangan may lifeboat air bottle. So, tara, i-check natin yung price. So, guys, sa pag-check nito, kailangan mo lang naman mag-open ng isang bottle. So, may dalawa kami yung bottle. Ang normal working pressure niya is 200. So, pag bumaba siya ng mga 10%, okay pa naman. Huwag lang bababa na ng more than 10% ng normal working pressure niya. So, ibig sabihin, 180 to 200 bars is okay pa siya, pasok pa siya sa requirement. So tara, check natin, open natin yung isa. Yun, narinig nyo, full open natin. Yun guys, kung nakikita nyo, nasa 180 to 180 bars siya. As per requirements is okay pa naman siya, basta wag lang bababa ng 180. So yun, nasara ko na ulit, i-release natin ngayon. Kung narinig nyo, doon lumalabas yung hangin. Ayan. So yun, okay. Ano ulit siya? Zero. Air bottle ng lifeboat, depende yan sa manufacturer. Sometimes yung iba may 300, may 200. So, depende sa barko niya yan. So sa amin is nasa 200 bars siya. So okay pa naman siya. So check ang air bottle na. So guys, kailangan mo rin i-check yung rudder indicator niya, itong rudder. Yan. Kailangan mo rin na-exercise yan. Kailangan pag inard port mo siya, hard port, kailangan yung sa rudder shaft niya doon, rudder indicator niya doon sa baba, yung rudder niya mismo is, kailangan mag-hard port rin siya. So try, check natin. Hard port. Yun, so sagad na siya. So kailangan naka-hard port rin sa labas. Mapapansin mo, naka-hard port siya ngayon. Magana yung rudder natin, so okay siya. Try hard starboard naman natin ngayon. Kita mo, nakapaling na dun sa kabila, di ba? So okay siya. Isa pang chine-check lagi is yung, yan, yung mga bintana, yung mga glass window, yan. Dino-double check lagi yan kung malinaw pa. Pero always, lagi mo rin i-check yan, lalo na pag may mga incoming inspection. Kailangan mo siya punasan or i-wax.
Meron akong video dyan dati, di ba, nung nililisan ko yung window lifeboat. So yun guys, kailangan mo siyang double check, lalo na sa mga port state. Yun yung lagi mga chine-check nila. Meron pang isang chine-check is yung instruction for releasing the hook. So yan, always check kung meron kayo instruction na ganyan. Kasi mostly hinahanap rin yan during inspection eh. Check is yung extinguisher. Yan, so meron kaming dry powder extinguisher dito. So kailangan at least, tawag dito. Double check mo siya, yung pressure, yung laman is okay pa. Yan yung condition. Check mo rin yung, yan, yung SART, valid pa yung battery niya. Then kailangan meron rin crew list. Ayan, may lifeboat seating arrangement. Then yung mga instruction din. So guys, sa inspection, may apat na pinakamahalaga na kailangan mo i-check. So unang-una sa lahat yung engine. So si third engineer naman yung nag-check niyan. So ikaw kung gusto mo rin i-check, pwede rin naman. Yun, kailangan gumagana siya ay the stern. Then pangalawa, sa pre-foil lifeboat to ah, is yung air bottle yan. Kine-check lagi yan kung nasa correct pressure siya. Pangatlo, yung mga ilaw. Pang-apat, yung rudder indicator ba, yung pinakita ko sa inyo kanina. So yun yung apat na napakalagang importante na dinodouble check lagi. Lalo na tuwing padating ng port dahil sa mga port state. And for my and for sa mga may incoming na inspection, kailangan dinodouble check lahat yan. Then the rest, yung mga gamit, pag naalam mo naman na okay pa naman, eh, nasa validity pa naman yung mga expiration, is ayos pa naman yun. Pero i-double check mo lang din for para maka-sure pull pa. Yan, nakalabas na tayo dito sa lifeboat. So ang i-check naman natin ngayon is yung exterior. Guys, exterior, ang mga chine-check natin is yung mga markings ng lifeboat. Yung mga reflector tape, yung grab line, saka yung mga stencil, pangalan, ganun. So yan. So sa stencil, kailangan may pangalan ng barko. Saka flag name, call sign, official number. Saka yung mga reflector tape, yan. Kailangan medyo good condition pa siya. Saka yung grab line. Dapat ganyan yung pagkaka-range niya. Kailangan may looping siya. Hindi yung straight lang. Kasi minsan nakikita rin ng inspector yan eh. Pagka straight, deficiency yun. So, double check na yung grab line niya is naka-looping. Naka-looping siya. And isa pang importante is yung seating capacity ng lifeboat. So kailangan may naka-stencil siya na kung ilang katao yung pwedeng pumasok. So yan, nakakita yung 23 person. Guys, isa pang importante na chine-check yung lifeboat instruction. Release instruction. So kailangan under siya ng emergency light. So ito yung papakita ko. So yan, ito yung lifeboat instruction namin. Yan. So kailangan visible siya. Thank you for watching guys. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please like the subscribe button, click the notification bell button, and like the video. And also please share it to your friends sa mga gustong matuto sa mga ginagawa ng isang third mate. So guys, please stay safe and God bless. Thank you.